Dahil sa napahiya si Annalyn sa harap ni Doc Antonio at Zoe ay hindi niya nang alam kung ano ang kanyang mararamdaman. At dahil sa inis ay mapagbubuntungan niya ng galit si Regan. Nalingid nga sa kanyang kaalaman ay may lihim din palang gusto sa kanya. Humingi naman agad ng tawad si Regan dahil sa buong akala niya ay talagang may gusto sa kanya si Doc Antonio. Yun tuloy ay umasa na naman si Annalyn at nasaktan muli ang kanyang damdamin. Sinabi ni Annalyn kay Regan na hayaan na lamang at kasalanan din naman niya dahil masyado siyang umasa. Kaya naman humingi siya ng tulong kay Regan para alamin kung sino ba talaga ang naglagay ng letter sa kanyang locker. At may kutob siya. Nakagagawan ito ni Zoe. Samantalang si Doc Antonio naman ay tinanong si Zoe kung siya ba talaga ang may pakana ng lahat ng ito. Kung kaya't umasa si Annalyn. Ngunit hindi man lang umimik si Zoe. Kinabukasan sa pagpasok ni Doc Antonio ay kaagad niyang hinanap si Annalyn upang magpaliwanag tungkol sa nangyari. At sa kanyang pag-iikot ay makikita niya si Annalyn na masayang kausap si Regan na tila ba magaan ang loob sa isa't isa. Kaya naman dito na rin makakaramdam ng selos si Doc Antonio. Kakausapin niya si Annalyn para magpaliwanag ngunit sasabihin ni Annalyn na wala na siyang dapat pang ipagpaliwanag. Sasabihin naman ni Doc Antonio na concern lang sa dahil bata pa ito. Sasagot naman si Annalyn na hindi na siya bata at alam niya na ang kanyang ginagawa kaya agad siyang aalis na kasama si Regan. Dito na nga napagtanto ni Doc Antonio na dapat pala ay inamin niya na kaagad kay Annalyn ang kanyang nararamdaman dahil baka nga maunahan pa siya ni Regan.